Ayan, may sounds na. Bakit kaya wala siyang sounds? Ayan, naririnig na nila ako. Try ko lang naka-headset, ang ingay ko. Hello, ano kaya? May sounds? Ilan na sila? Tatlo. Asa na kaya si Ma'am Kaynet? Wait natin yung iba. Baliw. Pala sinign out ko to. Wait lang ah. Sign out natin. Paano ba i-sign out to? Yung regarding sa CP, pwede siya, kaso nga lang, mas maraming main features pag gamit yung PC. Na kahit hindi mo siya binili or in-upgrade. Kasign in na kasi siya, paano ba i-sign out to? Hindi ko talaga maano paano ko ba ginawa to. Wait lang ah. Ilan na mga viewers? Na dalawa lang yung naka-connect eh. Yan na pala si ma'am. Okay na po.
Nagsabay kasi yung built-in na webcam, tapos yung microphone niya, tapos yung gamit ko na application. Tatlo. Mag-start ako mamam pag ano, mga 3 minutes para maumpisahan na. I-link ko pala rin pati yung sa cellphone. Wala, may black screen siya. Last 1 minute. Ko na lang siya. Mamaya na tong sa phone. Magkakaroon ng black screen sa gilid eh. Ito muna. Shout out kay ano, Amowang23. Hello po. Paano ba mag-create ng channel dito? Shout out kay ano, Amowang23. Hello po. Paano ba mag-create ng channel dito? Shout out kay ano, Amo.
Tayo na lang ako ng signal. Start na tayo. Ano siya? Bilisan ko siya. Sa mga hindi makakapanood ng video, ano siya, i-public ko na lang siya, paki-view na lang po para makita niyo kung paano yung procedure, kung paano siya gawin. Yan, kung mapapansin nyo dito sa Chrome na browser ko siya, naka-install siya as extension. Hindi ko na alam kung paano i-log out yung account eh. Then ano, basta nung sinign in ko siya, yun, nag-automatic na siya. Ito. Yan, kung mapapansin nyo, naka-license starter siya. Yan, hindi ko pa siya totally in-upgrade. Siguro by Saturday or Sunday para malaman natin yung main features niya, yung full features ma-access natin. Kasi limited lang yung pwedeng gawin eh. Siguro simulan ko na po. Okay. Ganito kasi yan. Yun. Yan. Punta tayo sa dashboard ko. Dito tayo sa Creator Classic Studio. Yan. Kung mapapansin nyo yung sa channel analytics ko, in the last 28 days, yun, nagdagdag na subscriber ko is plus 799. Actually, etong YouTube account na to is ano ko lang siyang ginamit ulit last September 10? 10 something. Ibig sabihin, September 10. Halos kaka 1 month lang. Pero nung date na ginawa ko to is August 25. Yan, August 25 ko siya ginawa. Di bali, nag-focus kasi ako dun sa isa kong YouTube channel. Yan, marami akong YouTube channel na ginawa eh. Bukod dito. Yun, di bali, simulan natin siya sa isa sa mga videos ko. Yan. Ay, hindi. Balik muna tayo sa... Oh, sige. Okay, ganito. Siguro una, bago tayo dun sa tube body, kasi medyo related siya eh. Kailangan alam niyo yung keyword once na mag-create kayo ng content. Yun. Yung keyword na yun, di ba, pag nandun kayo sa may YouTube, sa may mismong YouTube, yan. Ba, dito sa search, pag nag-type kayo dyan, kahit yung word lang na how to, marami siyang lumalabas, di ba? Yan. Ayun yung mga keyword. Yan. Keyword or paano. Paano. Yan yung mga keyword na dapat kailangan ilagay nyo dun sa description ng channel nyo. Ngayon, paano kumuha ng keyword?
Okay, balik tayo sa channel natin. Channel. Ang ngayon, hindi lang ako sure kung halos lahat alam to. Siguro yung iba hindi alam, pero yung iba alam na. Diba? Once na nag-create kayo ng content nyo, mag-upload kayo ng video, yung karamihan sa description nyo is walang nakasulat, or yung mismong kung ano lang yung title ay din yung description. Katulad nito. Mag-example ako ng video ko na walang keywords. Kumbaga title lang yung nakalagay. Ayan. Ayan. Kung mapapansin nyo, yung mismong title ko tapos yung description ko, pares lang siya ng sulat. Ngayon, paano ko siya lalagyan ng keywords? Ayan. Yan, ang gagawin ninyo, punta kayo sa address na to. Sa www.keywordtool.io/YouTube. Yan. Once na ma-open yan, yan, naka-English siya. For example, dun sa video na in-upload ninyo, bago nyo siya i-save or i-publish, yan, lalagay kayo ng related dun sa mismong title ninyo. Halimbawa, Star City on Fire. Yan. Click ko lang yung search. Yan. Di ba marami siyang lumabas na keywords. Ngayon, ang gagawin ninyo is ika-copy nyo siya. Yan. Copy nyo siya. Copy to clipboard. Yan. Pwede rin, mili kayo ng kung anong yung gusto i-copy. Ngayon, ang gagawin nyo is, i-check nyo lang siya. Yan. Then, copy nyo lang din. Yan, since na nakopy ko na yung lahat ng keyword, okay, copy ko siya lahat. Copy to clipboard. Yun. Ngayon, kung isa kayo sa mga hindi naglalagay ng keyword sa description, katulad ko, ibig sabihin nun, maraming ng views tayo na sayang. Kasi unang-una, hindi tayo yung malalaking YouTuber katulad nila, Kong TV, Lloyd Cadena, na pag naglagay lang ng title at description is halos sulat lang talaga nung pamagat lang nung ginawa nila ng video. Ngayon, dito sa description, ipipaste natin siya dito. Yan. Ipipaste nyo lang siya dyan. Yan. Once na ma-paste nyo siya dyan, click nyo lang yung save. Yun, automatic na yun. And next is advanced. Yan, balik tayo dito. Yan. Yan. Ngayon, yung sa YouTube naman, sa TubeBuddy, ginagamit siya dun sa pag-a-add ng tags. Ngayon, paano mo malalaman na yung tags mo is effective? Or yung dapat siyang madali siyang hanapin. Yan, katulad nito. Meron ako sa isa sa mga tags ko is pang-7. 'Di ba 'yung video ko na to, once na kinlik to sa search, etong mismong word na to, ibig sabihin pang-7 siya. For example, punta tayo dito sa dashboard, keyword explorer.
Yan. Ito yung isa sa mga kailangan natin as a YouTuber. Para to sa mga small YouTuber. Kasi hindi man tayo karamihan ng marami yung nakasubscribe sa atin. Yan, pwede nating tapatan yung mga bigatin na YouTuber. Teka lang. Asan ba yung kanina? Copy ko lang ah. Ito yung word na to, yung Star City on Fire News. Sa Keyword Explorer. Star City on Fire News. Yan. Ngayon, dito sa score analysis niya, may kita nyo yung mismong nilagay nyo na tags. Kung ano yung magiging score niya. Ngayon, pair lang siya. Ibig sabihin, maraming gumagamit nung tags na yon. Ngayon, pag naglaro siya ng 50 pataas, over 100, yung keyword na ginamit nyo na yon is, ibig sabihin, konti lang yung gumagamit. Ngayon, for example, yung check natin yung result. Yan. Diba yung nakita nyo kanina, yung video ko is pang pito. Saan yung video ko? Ano nagbago na? Ayun. Naging pang 12 na siya. Ayan o. Kung may kita nyo yung sa arrow ko. Nakita nyo diba yung pangalan ko? Yung pangalan ng channel ko pala. Yan. Sa results niya. Ibig sabihin, pang 12. Ngayon, the more tags kayo na nilagay dito, mas okay. Ngayon, paano siya maglagay ng tags? Yan. Ngayon, sa paano ito? Yung pag mag-a-add kayo ng tags gamit yung TubeBuddy. Hindi pa kasi siya totally upgraded eh. Ngayon, once na nag-upload kasi ako ng video, may lumalabas na siya. Kaso nga lang, limited lang. Yun, 3 piraso lang siya. For example. Balik tayo dun. Sorry, napindot ko. Mali yung napindot ko. Eto, ginawa ko na lang example yung sa ano, yung sa Star City. Yan. Dito siya sa pinakababa. Yan o, yung sa keywords natin, hanggang 5,000 character, 264 lang. Ngayon, pwede kayo maglagay na ng marami-marami. Para, ano siya, madali siyang mahanap. Tapos dito sa tags natin, yan, punta kayo dito sa pinaka-ibaba. Yan, may makita kayo dyan na tags. Ito siya. Ay, nalagay ko pala pala yan. Ngayon, habang naglalagay kayo ng tags, halimbawa, wala pa kayong as in laman tong tags nyo. Pag nag-click kayo, halimbawa, sunog sa Star City. Yan, yan. Kusa siyang nagbibigay ng search term na pwede nyong ilagay dun sa tags nyo. Yan. Ito, wala pa ako nito. Pwede ko siya ngayon mailagay. Ngayon, pag-click nun sa pinaka-ibaba, halimbawa, may nakita kayo dito, na wala pa dito dun sa taas nyo, pwede nyo siyang idagdag. Click nyo lang yung plus sign. Siyempre, ngayon, 3 lang siya. Dahil hindi nga tayo naka-upgrade. Ngayon, yung total tags na pwede niyang ishown is almost 295. Ngayon, 3 lang yung inaano niya kasi nga hindi ako naka-upgrade. Ngayon, ang discarte ko, para ma-refresh siya, ngayon, isi-save ko muna. Yan. Tapos click nyo yung refresh.
Reload niyo yung page. Yan, pagka-reload niyo ng page, pwede kayo ulit bumalik doon sa pinakaibaba. Yun o, tignan niyo yung inano ko kanina, pang number 12 siya doon sa searchable term nung pag-regarding doon sa ano, sunog sa Star City. Yan, meron akong pang 7. Balik tayo sa pinakaibaba. O, di ba? Nadagdagan niyo yung tag niya. Pwede nyo ulit sila idagdag doon para may ilagay doon sa tags. Ganun lang, ulit-ulitin nyo lang siya, i-save nyo lang, tapos ang gawin nyo is reload this page. Punta tayo dun sa may video ko na may mataas na views. Halimbawa, eto. Si, ano, The Boys. Yun, alam naman natin na maraming gumagawa ng same content. Diba? Halimbawa na lang yung video na yan. Ngayon, yung regarding dito sa The Boys na to, kung tutusin, marami akong kakumpetensya na mas malalaki pa na YouTuber. Yung mga mararaming subs. Ngayon, paano ko siya na-achieve ng within 2 days? Nagkaroon ako ng watch time na 50,000. Then 12.2k views. Tapos nadagdagan ako ng 46 na subscriber. Ang galing, di ba? Di bali, dahil yun sa tulong ni TubeBuddy. Reach. Impression. Eto, mapakita ko sa inyo. Kung mapapansin nyo, yung engagement. Saan ba nakikita yun? Eto. Eto yung watch time na nakuha ko galing sa video na to. Yan. Yung not subscribe sa akin, hindi ko talaga sila, hindi talaga sila nakasubscribe sa akin. Meron akong 59.4%. Then sa unknown, 40%. Guruin mo yung nakasubscribe sa akin, yung 1,300 na yun, 0.46% lang yung nanood ng video. Diba? Ayun yung kung bakit na, ayun yung dahilan kung bakit na kahit sabihin mo na small YouTuber tayo, kaya natin mapalago yung channel natin. Mag-grow siya ba na maraming manonood? Ito yung mga countries na nanood sa videos ko. Mayroong Hong Kong, Canada, may Saudi, may UAE, may United States. Kasi karamihan ng mga nanonood na to is hindi talaga sila nakasubscribe kay... Siguro, tingin ko lang ha, hindi sila nakasubscribe kay The Boys Philippines or dun sa mga ibang YouTuber na ano na talagang palagi nag-upload ng video. Ayan, tignan natin yung mismong ano niya. Analytics. Ito, details. Ayan. Kung mapapansin nyo dito sa tags, ang dami ko nilagay na tags. Lahat ng pwedeng tags na ilagay dyan, makonsume ko lang tong 500 characters na to. Ito, yung 500 characters. Yan, nilagay ko siya. Ngayon, apat sa tags ko na once na kinlik ni Leon is pangatlo. Ayan, oh, meron akong pangatlo. The Boys, Kids Sing, Ops, tsaka yung Seed Panka. Kaya malaki talaga siyang tulong. Tapos, yung dun sa ano ko, sa yung keyword naman dito sa description,
Ayan, meron akong 1,500 characters over 5,000. Ayan, kung may kita nyo, ito yung description ko. Tapos, ito pa sila. Marami. Marami akong nilagay. Ayan. Kung may kita nyo, marami nakalagay. Di ba? Marami yan. Hindi ko sila kinapi lahat. Ang nilagay ko dyan is, ano lang, yung nasa first page lang. Ayan. Tandaan niyo yung website, guys, ha. Ito yung website. keywordtool.io/YouTube. Yun. Bago kayo mag-publish ng video regarding dun sa content nyo, tapos yung sa title, mas maganda siguro is ilagay, i-ano nyo muna sila dito, i-paste nyo. Halimbawa, unboxing iPhone 11 Pro Max, or pwede nyo rin i-type 11 Pro Max. Yan. Halimbawa, mag-unbox kayo, ha? For example lang yon. Yan, lagay nyo yung, kahit yung 11 Pro Max lang. Yan. Pwede nyo i-copy lahat ng keyword na yan, then i-paste nyo siya dun sa subscription, sa description nyo. Yan, para mapanood yung mismong video nyo. Ang dami. Okay, balik tayo dun sa channel ko. Yan, ito yung video. Pakita ko ulit yung regarding dun sa tags. Yan, balik tayo sa tags. Napaka-importante kasi nito, guys. For example, itong seed pangka. Di ba, meron kayo nakitang number 3 na color green. Ayan na nakalagay, oh. Where this video ranks in YouTube search result. Yun, itry natin siya, i-search. Yan, mag-try ako ng ibang, mag-try ako ng YouTube. Mag-open ako ng taba na YouTube. Yan. Balik tayo. Yan na, yung mismong word na seed pang, kaya nyo i-open ko. Tapos, titignan natin kung pang ilan yung channel ko dun sa YouTube search. Type natin si Pangka. Yan, guys. Yan, ito yung sinasabi ko. Kung mapapansin nyo, pag-search ko dun sa searchable ng sa search, pangalawa yung channel ko. Ayan, syempre, number one si The Boys Kids. Pangalawa is yung yung channel ko. Then, pangatlo, to si Sir Don. Biro mo, The Boys Kids Philippine. Ah, True Blind Audition pala to. At di bali, ito yung parehas kami ng video. Biro mo. Ngayon, compare natin yung bilang ng subscriber ko sa subscriber niya. Check natin yung channel niya. Yun, meron siyang 0.436 subscriber. O, diba? Birin yun. Mas marami yung sa kanya kaysa sa akin. Ngayon, tignan pa natin yung ibang nag-upload ng video. Nasa yung video ko. Eto. Ay, hindi ba ito wrong dyan eh. Ibig sabihin, dalawa lang kami. Try natin yung isa ko pang ginawa. Ito, yung The Boys Kids Sing Ops. Tingnan natin. Skits. Nah, wala yung channel ko. Tama ba ako ng type? Teka lang.
The Boys, Kids, Sing Ops. Mood ka nun. Oh. Wala siya. Kailangan, guys, ha. Ito. Bakit nasa pinakaibaba siya? Niloloko ata tayo ni YouTube, ah. Wait lang. Ah, nababago-bago nga siya. Tingnan nyo. Diba kanina may nakalagay dito na pangatlo? Nawala. Ano to? Nalipat? Try natin to. Ba't nawala siya kanina? Ano nakalagay kanina eh? Wala? Ba't ganun? Try nga natin tong isa. Dito, ito, accurate to. Pang ilan ako? Isa, dalawa, tatlo, apat, pang lima. Pang lima. Pero dito sa YouTube Studio, pang apat. Diba? Niloloko nga niya tayo. Pang-apat. Tapos dito, pang-lima. Ayun, gising si Rakitero online. Binyo ko yung channel ni Rakitero. Host, paano kung red line? Paano ang red line, ma'am? Wait, balik tayo. Ano gets? Ah, eto siya. Yung may red line, ma'am, ano siya eh? Ano siya? Yung, kumbaga, dito sa mismong tube body, ma'am, try mo, ma'am, i-search tong may red online. Ngayon, once nakinlik mo yan, may lalabas pa siya ng mga tags. Parang naka-ano siya, naka extract. Parang pag na-extract siya, ngayon marami pang, bukod dyan sa main tag na yan, meron pa siyang kasama. Ayan o, oh, diba kinilig ko? Results. Ah, ganun pala yung pagkita nun. Try ko nga ulit to. Gamit yung tools. Yan nga siguro puro siya. Kailangan siguro pag once kaya siguro na green tong mga to, ibig sabihin good quality yung tags niya. Sige nga, try ko nga to. Kung okay. Paano ba siya? Ay, dito pala. Balik tayo dito sa Keyword Explorer.
Yan. Type natin yung pang number 3 ko na kule green. Yan. Naka-fail lang siya eh. Yan, yan. Click ko nga itong results. Pangalawa talaga ako dun sa ano. Di ba ang galing? Pero dun sa ano, pangatlo. Pangalawa yung video. Ngayon, yung pinaka main purpose nga pala guys nung mismong application na to is di bale kahit wala kang mismong subscriber, yun, makakakuha pa rin kasi siya ng views kahit papaano sa paraan ng pagsesearch ng mga viewers. Siguro sa next gawa ko ng video, gagawa ko siya talaga ng full tutorial talaga. Siguro pag na-upgrade ko na tong tube body ko. Hindi kasi tayo naka-ano eh. Ah, dito pala. Pag mag-upgrade pala tayo to play, kiklik. Hinahanap ko eh. Mag-sign in tayo. Diba? Ang dami kong YouTube channel. Teka lang, nalilito ako. Ito pala. Pro per month $9. Pero ang alam ko dito sa first time na mag-a-avail nito, once na hindi ka pa naka-reach ng ano eh 1,000 subscriber is almost 150 pesos lang pag in-upgrade mo siya. Kasi tinry ko dun sa CP. Ano? Ah, ito pala yung coupon and discounts niya. Yun, i-check nyo pala to. Yan. Walang bawas. Yun, pag I will pay yearly, meron pa siyang bawas. I have more than one channel. Wala na, ito lang talaga yung pinaka-discount niya. 3.60 dollars. Magkano ba sa peso natin yung 3.60 dollars? Siguro naglalaro rin siya ng mga 170 pesos, no? O nasa 200? Yan, select. Sorry, the Rising Star Body coupon code is only available for channels with less than 1,000 subscribers. Your channel has 1,330 subscribers. Okay. Yun, so hindi tayo naka-avail ng discount. Mas okay pala gamitin to pag ano siya, pag ano ba tawag dito? Nag-start ka pa lang mag YouTube. Ay, may isa pa akong papakita sa inyo, guys. Pakita ko sa inyo yung pinaka may marami ko na views. Wala siyang comment. Tapos, ilan lang yung likes niya. Ay, isa lang yung comment niya. Marami siyang likes. Tapos,
pumalo siya ng 30,000 views. Ngayon, di ko alam kung paano nangyari yun. Ngayon, yung time na yon, ang tags lang na nilagay ko dun is iilan lang. Hanapin ko lang. Dito siya sa pinakaibaba. Ayan. Ang gawin nyo, upload lang tayo. Upload ng video. Para ano. Dito pala sa kabila. Hanapin kong copyright, no? Okay, magalala. Ipa-private ko rin siya. Pag once na ma-monetize na. Hindi naman siya affected dun sa channel ko. Kumbaga, yun, ginamit ko lang yung video na yun para makahakot talaga ng views. Kasi kung sariling video ko yan, i-upload ko dyan. Kahit mismong FB friends ko, wala, hindi talaga sila manonood. Depende na rin siguro sa content. Wait lang, hanapin ko lang yun. Yan, eto siya. Yan. Ito yung video ko. Masasabi ko na umabot siya ng 30,000 views. Ngayon, check natin yung analytics. Ay, nakahakot pala ako ng 218 subscriber. Yan. Di ba, liyan yung pinaka-views ko po. Pumalo siya ng 30.9k viewers. Then, yung watch time ko. Diyan ko siya nakuha yung pinakamalaking watch time. Pumalo ng 106.8 thousand. Yun, sa audience retention ko, yun, hindi nila masyadong pinanood yung video ng buo. Almost 3 minutes and 27 seconds lang. Tapos sa audience. Yan. Kung may kita nyo po, hindi po totally nakasubscribe yung halos lahat ng nood. 99.7% yung nanood na hindi sila nakasubscribe. Tapos yung countries nun is Philippines. Yung pinakamarami. Diba ang galing? Hindi mo makakalain. Hindi, wala talaga akong idea kung bakit at paano nila, paano lumago ng ganun 30,000. Ano yun eh? Sabado yun eh. Sabado. Ngayon, balik tayo sa details. Ngayon, papakita ko sa inyo kung anong tags lang yung inilagay ko. Ngayon, ngayon kung mapapansin yung tags ko, o konti lang. Tapos dun sa keyword, wala akong nilagay na keyword. Wala siyang nakalagay na keyword. Marami pa lang ang marami talagang ano yung tube body kasi for example ito yung pagke-create ng thumbnail. Pwedeng si tube body mismo yung mag-generate. Yan, mamimili lang kayo. Kung halimbawa, still frame, image or existing thumbnail, what type of background. Ah, pasensya na kayo ah. Magwal lang talaga tayo sa mundo ng YouTube. Wala rin akong idea. Ngayon, kumbaga, yung purpose nung pagla-livestream ko talaga ngayon, sinare ko lang kung paano ko naparami yung views. Kasi miski ako, hindi ko rin alam kung paano. Ngayon, tinry ko lang yung ganun na paglalagay ng keywords tsaka tags. Yun, parang na realize ko na napaka-importante pala niya sa isang YouTube channel. Kasi hindi man tayo yung tipo na vlogger or yung mga nag
upload ng videos na sobrang daming subscribers. So, di ba? Hindi mo akalain maraming manonood. Lalo pa yung mismong subscriber mo, kahit sabihin mo na nakasubscribe sila, is hindi naman talaga mahilig manood ng ganong video. Anong legend mo? Paano mag-upload ng video? Teka lang, wait lang. Try ko mag-upload ng isang video. Para mapakita kung paano yung dapat gawin. For example, check ko lang dito sa ano ko. Para makita nila kung paano yung ginagawa. Saan ba ako may video? Ano ko, nag-delete pala kasi ako. Okay, ito halimbawa, yung Music Hero. Upload ko siya. Tingin ko hindi naman copyright to kasi naka ano to eh, naka Creative Commons. Yan. Yan. Ngayon kung mapapansin nyo dyan sa pag-upload nyo ng video, once na naka-add siya sa extension nyo sa mismong browser nyo sa PC. PC to ah. Inaalam ko pa kung paano yung sa CP. Kasi ang napansin ko lang doon, kailangan mo muna siyang i-upload yung video. Mag-appear doon sa channel mo. Tapos, once na in-open mo yung application doon sa ano, saka lang yan nag-detect. Saka pa lang kayo pwedeng maglagay ng tags. Hindi katulad dito sa PC kasi, once na pag-upload nyo na miss mo ng video, nandiyan na yung tags. Okay, lagyan natin yung description. Halimbawa, copy ko muna to. Siguro, 90s anime medley. Try natin. I-search. Punta tayo dun sa YouTube keyword. Para marami tayo may lagay sa description ng video natin. Ano na lang, anime OST medley. Yun, apat lang yung lumabas na unique keywords. Yan, try natin sila i-copy lahat. Then paste natin dito. Yan. Ngayon, kung gusto nyo dagdagan pa ng another na keyword na may lalagay nyo sa description, balik tayo ulit dito sa keyword tool. Ano naman kaya? 90s anime. Ito, mas marami siya. Yan, pwede nyo piliin dito kung ano yung magiging parang related lang siya dun sa mismong
upload nyo na content. Ayan. And check tayo, mamili lang tayo. 90s anime cover. Endings. This anime. Ang dami niya, grabe. Copy all ko na lang kaya to. Sampo lang yung nilagay ko eh. BTS commercial clip violation cartons. Yan. Ayan lang i-add natin guys, 20. Pwede na siguro yan. Copy to clipboard din. Paste lang. Ayan. Para marami siya. 530 characters over 5,000. Pwede na to. Then sa tags nyo, pwede nyo ilagay dyan is, yan, 90s anime song. Yan. Kung mapapansin nyo, si YouTube Buddy, si YouTube Buddy, nagbibigay siya ng related na search term. Yan, pwede nyo siyang i-add dyan para mapunta siya dun sa tags nyo. Yan, click natin. Yan, dalawa, tatlo. Yan, hindi pa kasi siya upgraded. Yan, pwede kayo ulit mag-add ng pwede kayo ulit magdagdag ng tags. For example, anime, OST. Yan. Really. Yan. Pwede nyo siyang ilagay dyan. Anime, OST, piano, medley. Hindi rin siguro. Hindi ko mapagana lang ko dito, pwede yun eh. Sa Keyword Explorer. Try natin. Ayan, batang 90 song. Over 100. Pero siya. Pwede rin siguro to. Pwede natin siyang i-insert. Ayun, nandito pala sa gilid. 13%. Yun ang insert natin. To. Hindi ko kasi siya ma-refresh eh. Gawa nung ano eh. Upload ko siya muna para maalaman natin kung anong mga pwede pang ilagay. Tapos, titignan natin yung mga nilagay natin tags kung magkakaroon siya ng pang ilang rank siya sa keyword search. Upload ko lang ah. Publish natin. Ay, isa nga pa pala. Yan, okay na siguro yung thumbnail. Wala nang cheche-boreche. Publish ko.
Ito, may thumbnail generator. Tingnan nga natin kung ano nangyari sa video. Copyright kaya? Galing ko mag-copyright, no? No, di ba? Copyright nga siya. Check ko lang, ha. Yan. Nga pala, yung mga copyright ko na video, chine-check ko muna siya isa-isa kung makaka-affect siya sa channel ko. Kasi may times na hindi siya fully secured. Kasi meron akong isang account na kinuha ko siya as Creative Commons. Yun, kung familiar kayo dun sa Creative Commons, huwag tayo masyadong pakatiwala. Kasi hindi lahat ng video sa YouTube na once na kahit sabi mong Creative Commons na pag in-upload nyo is safe, doon kayo makaka-copy strike, promise. Yan. Video song as melody. Yan. Pag ganito yung lumabas dun sa... Pag ganito yung lumabas na... Ang ba tawag dito? Dun sa in-upload nyo na video. Yan. Pwede nyo siyang gawan ng action. Pwede kayo mag-file ng dispute. Yan, alam nyo na. Ngayon, pero kung gusto nyo i-diretso pa rin yung sa... Ano, pwede naman i-diretso kung views lang yung habol nyo. Yun, may nakalagay yan na eligible for revenue sharing. Ibig sabihin, once na monetize na yung channel nyo, automatic yan, magkakaroon ng ads. Tapos yung revenue nyo, yung kita nun, mapupunta dun sa mismong may-ari talaga nung, ano ba ito, kanta. Since na ang habol natin ngayon is views lang para makuha natin yung requirements ni YouTube for monetization, siguro hindi naman siguro masama. Ito siya, channel impact not affected. The content ID claim on your video doesn't affect your channel. This is not a copyright strike. Yan. Karamihan ng video ko, ganyan yung nakalagay. Yan. Huwag mo kayong mag-alala. Ipa-private ko siya once na mamonya tayo. Ibali, ang susunod ko na i-upload is puro ganito na. Yun, ano lang, ano ko lang, ano ba tawag dito? Palagi kayong mag-check ng analytics. Tapos, mas maganda siguro na ang i-upload nyo na video is huwag masyadong habaan. Pwede na siguro yung 5 minutes. Yan. 5 to 10 minutes. Para yung retention niya is maganda, guys. For example, ito. Ayun nga, yung video nga na inan ko. Yung dito sa graph niya, maganda siya tignan. Dire-diredyo. Yan. Tingnan niyo audience retention ko. Yung video ko is naglalaro ng 5 minutes and 24 seconds. Ngayon, yung halos kabuuan ng haba ng video, pinapanood nila. Kasi pag masyadong mahabang-mahaba yung video, hindi talaga nila tinatapos. Ngayon, meron akong 77.8%. Ibig sabihin, halos tinatapos nila yung video. Yun, medyo ngayon, inaaral-aral ko pa siya kung paano. Dati, silip lang ako ng silip kung ilan lang yung views. Ngayon, parang chine-check ko na siya na, ay, ganitong ano, ganito pala yung nangyayari. Yan, nakikita dyan kung papaano. Yan, check nyo lang lagi yung analytics. Ano, last 28 days. Pag sinet nyo yan as lifetime, may kita nyo dyan kung ilan na yung pinaka-watch time nyo. Yan, kung nakita nyo, meron na akong 221.6k minutes. Konti na lang, guys. Ilan ba yun? 4,000 times 60 minutes.
240,000. Yun. Meron na lang akong hinahabol na 20,000 na minutes para mamone. Ayun o, kung mapapansin nyo dito, by September 3 pala ako nag-upload ng video. Ay, September 7. Ayun o, mula August 25, yung in-upload ko ng mga video, ayun lang yung watch time niya. Ay, kung ilang piraso pala. Yung pinablish ko, di ba, halos walang nanonood sa akin. Ang galing. Yan, pagdating dito, ng September 13, pumalo siya. Check natin sa analytics. Yan, check nyo rin lagi yung analytics nyo guys para updated guys sa nangyayari dun sa inyong channel. Yan, yan. May ikita nyo dito sa analytics yung views nya per 1 hour or per 48 hours or 2 days. Ako, 6 mula. Si 7 na pala. Tagal niya lumabas. Yun. Yan, every minutes. Ito yung 7,778. Yan yung last 2 days ko na views. Meron akong 7,700. Tapos, per 1 hour. Yan, yung ganitong oras, kahit madaling araw, meron akong 96 na views. Yan, dito nyo siya makita. Per minute yan, kung ilang yung nag-view. Tapos, machecheck nyo din dyan kung ilan, ito siya. At kung ano-anong mga video, yung mga videos nyo na binu-view. Ang dami, 0, 5, 1. Yan. Tsaka pala, hindi kasi lahat ng video ko nyan is in-apply ko yung regarding dun sa tube body. Di bali, ginamit ko lang yung tube body, kailan, anong araw ba ngayon? Linggo. Tapos yung regarding dun sa keyword. The rest, ito lang yung nilagyan ko ng keyword dyan. Magmula dito sa 5 video na to. Yan, kung mapapansin nyo yung sa dito, sa ano ko, wala talaga. Wala akong nilagay. Di ba kanina lang? 647. Try ko yung sa CP guys ha. Yung natin dun sa cellphone. Kung paano. Pour na lang yun naman noon. Ano ba pala kayo ito? Try natin kalikutin kung paano. Tag Explorer. Hmm.
Ito yung videos. Wala, hindi kita yung video. Ito lang. Hindi kita. Yun yung video ko. Ang naglag na siya. Lock screen. Meron akong video dito na yung tags ko is wala siya sa rank search. Tatlo. Ano bang gagawin ko? Teka lang, pwede mag-chat. Teka lang. Putulin ko na yung video, ma'am. Thank you sa inyo. Black script talaga siya. Wala. Paano ba i-exit to? Paano nga exit tong live ko? Dito ata eh. Ayun, ito pala. Wala, paano i-end tong live? Ayun. Wala.